Nandyan po ba kayo babalik? 2 weeks lang ako mawawala sa tabi mo. 2 weeks lang. Ang tagal naman po nun. Mamimiss mo ba ako? Opo. Iwan mo na yung asong yan at dalin mo na mga damit sa mansyon ng mga San Roman. Ayoko, Candy. Hindi ako pupunta sa bahay na yon. Ano mang gawin mo, hindi ako pupunta dun. Hindi maganda ang lagay natin! Hindi na namin makontrol ang aeroplano! Bakit ka sabihin ang aeroplano? Ang aeroplano kasi nakasakay ang kapatid ko at si Viviana. Ano nangyari? Bumagsak po. Hindi. Gusto okay ka lang? Hindi. Ikaw, patay ka na. Bakit ka ba natatakot? Sabihin mo sa akin! Marichuy! Ay, buddy! Alam mo ba kung ano nangyari ngayon? Nagpakita sa akin yung psychologist! Nagpakita siya sa akin! Naalala mo? Yung namatay sa aeroplano, nagpakita sa akin na tinakot ako. Tumayo lahat ang balahibo ko. Mabuti na lang nakatakbo ako. Nakakatakot. Grabe. Natakot talaga ako, buddy. Napag-isip-isip kung gusto ko pa rin dito tumira sa bahay na to, Juan Miguel. Ibig bang sabihin nun, napag-isipan mo na rin at tinatanggap mong kondisyon kung wala nang gulo dito? Oo, tinatanggap ko. Okay. Sana hindi magbagong isip mo pagdaan ng mga araw at pagsimulan pa yon ng mga problema natin. Oh, excuse me, Juan Miguel. Hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo. Ano bang gusto mong sabihin? May plano ka bang... Plano mo ba na magpakasal ulit? Hindi kaya masyado pang maaga para isipin mong mangyaring bagay na yan? Ibig kong sabihin, sa pagdating ng araw... Hindi ko alam, Onelia. Hindi ko alam. Meron pa? Wala. Wala na. Kung ganun dyan ka na. Magbabayad ka sa akin ng malaki.
hayop na humabos sa akin tapos hindi ako nakatakas. Andun lang ako. Pero hindi ko nakita ang mukha niya. Gusto ko siya makita. Kailangan ko siya makilala. Ano? Napakawalang niya niya. Eh, hindi ko alam kung sino siya. Pero kapag nakasalubong ko siya at nakilala ko kung sino, papatayin ko siya. Walang makakapigil sa akin. Patawarin niyo ko. Cecilia, my dear. Ay, kaibigan ko. Sinasabi ko na nga ba't ikaw naghahanap sa akin? Oh, my friend. Long time no see, Isabella. Talagang long time. Bakit ngayon mo lang akong hinanap? Bakit bigla ka nawala? Hindi ka nagpaalam sa akin. Sandali, paano mo ako nahanap? Hindi ka naman nakarating dito sa bahay. Hindi ko talaga alam kung ano nangyari sa'yo. Tapos, nung isang araw, nakita ko ang picture mo sa isang dyaryo. Nakita ko ang address. Kaya nandito na ako. Ah, natutuwa akong makita ka. Ako din. Nagulat nga lang ako dun sa nabasa ko sa'yo. Hindi ko alam na, pinakasalan mo pa pala ulit si Patricio Velarde pagkatapos ng naging problema mo sa pamilya niya. Aba, hindi ba't ipinaanal nila yung una niyong naging kasal na dalawa? Ay, marami ka palang ikukwento sa akin, kaibigan ko. Ay, my friend. Hindi ko nasasayangin ang buhay ko. Kaya mamumuhay na ako ng masayang masaya. Hinanap ako ni Patricio at sa wakas nakasal kami ulit. Congratulations. Naging masaya ka rin sa buhay. Habang tumatagal, lalo ako napapamahal sa kanya. Pero ano? Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko pa rin ang ginawa ko at alam ko kung ano yun, Isabella. Pinapahirapan ako ng sobrang lungkot dahil pinamigay ko ang anak ko na hindi ko alam kung nasan ngayon. Totoo, anak. Nakakalungkot talaga ang pagkamatay ng mama mo. Pero lahat naman mamamatay. Naintindihan mo? Hindi po. Masyado ka pa kasing bata para maintindihan mo yun. Ganito. Isipin mo na umalis siya tulad ng pag-alis ni Papa pagdating ng araw. Papa, ayoko. Huwag ikaw. Hindi pa naman yun, anak. Pagkaraan pa yun ng maraming taon. Yun yung araw na dalaga ka na. Hindi mo na ako kailangan. Yun yung patapos ng buhay ni Papa tapos. Yung sa'yo magsisimula pa lang, mapupuno ng maraming bagay. Yun yung araw na meron ka na rin sariling anak na palaging iintindihin at aalagaan. Okay? Pero siyempre makakasama mo na si Papa ng maraming taon. Nee, hindi ko alam kung buhay pa o patay na ang anak ko. Kung alam mo lang, Isabella, ang sakit sa akin. Nang paghahanap, ginawa ko na ang lahat para makita siya pero wala pa rin. Kahit isa, wala makapagbigay ng impormasyon. Malakas ang impluwensya ng asawa mo. Hindi, Isabella. Hindi alam ni Patricio na nagkaroon kami ng anak. Yun yung panahong pinaghiwalay kami ng pamilya niya. Ewan ko. Pero tinago ko yun sa kanya. Hindi ko sinabi sa kanya yun dahil sa takot. Sa takot at hiya. Alam mo na ang lahat ng inyari. Akala ko,
Akala ko magagalit siya sa akin at iiwan ako. Diyos ko, makita ko man lang sana yung parang pinag-iwanan ko ng anak ko. Kung ganun, hindi mo na nakita yung pare? Hindi na, Isabella. Ni hindi ko nga alam kung anong pangalan niya. Natatandaan mo ba siya? Hindi. Eh, hindi ko na natatandaan. Minsan nga, may mga oras na parang hindi ko na talaga kayang tagalan ng paghihirap. Nang panahong hindi tayo nakikita, hinanap mo ba siya? Oo, siyempre. Pero wala rin nangyari. Nawala na ako ng pag-asa. Tama na, huwag ka na umiyak ni Celia. Naniniwala akong ito na ang panahon para tigilan ang pananahin ko. Ha? Bakit? Anong ibig mo sabihin? Ay, Cecilia. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ang anak mo. Buhay ang anak mo. Buhay? Oo. At alam ko kung saan siya makikita. Pangako ko, ikaw lamang ang mamahalin. Pangako ko, sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ang buhay ko, sa'yo lamang iaalay. Yan ang pangako ng puso ko. Buhay ang anak ko! Buhay siya! Nasaan siya? Sino nag-aalaga sa kanya? Nakikiusap ako sa'yo. Sabihin ko sa akin kung nasaan siya, Isabella. Okay, nasa akin siya ngayon. Kasama ko. Kung ganun pala, balak nilang kasuhan ng mga pinata at dalagang nanggugulo sa mga bar at mga disco? Oh, malapit nang matapos ang summary ng process. At ano namang sanction ang bibigay mo? Wala ako ibang maiisip kundi ang maningil ng multa. Mukha naman makatwiran para sa akin. Sa totoo lang, ang nakalusot pa sa kaso ay yung babaeng naloko sa iyo, Juan Miguel. Oo nga. Siya nga pala, nakita kaming dalawa kagabi ni Marichuy. Magandang umaga, Maria de Jesus. Ay, kayo pala, Father Anselmo. Tama-tamang dating nyo. Gusto niyo ba ng tako? Ayoko, salamat. Nabasa niyong isip ko. Bala ko kasing dumaan sa simbahan para kumustahin kayo, pero... Nagpunta ako rito dahil gusto kitang makausap. Gusto ko malaman ang nangyari kay Adrian at sa'yo. Hinalikan ako ng walang yang yun. Dahil doon, kaya ka nagwala at saka nagalit? Hinalikan niya ako sa labi ko. Nang hindi ko gusto, nabastusan ako sa ginawa niya. Oo, pwede nating sabihin na mali nga yun. Pero alam mong mahal ka ni Adrian. Sinabi niya sa akin na wala siyang masamang intensyon. Pagmamahal ang nagtulak sa kanya. Maria de Jesus, hangad ko lang ang kaligayahan mo. Ngayon na ang panahon para isipin mo ang kinabukasan at ang buhay mo. Panahon na para isipin mo ang pagbubuo ng pamilya. Maging mapagmahal na asawa at ina sa mga anak mo. Kailangan mong magkaroon ng mamamahal sa iyo para mabuo na ang buhay mo. Kahit kailan hindi ako magpapakasal. Bakit hindi? Dahil hindi ako papayag na mahalikan ako at mahawakan ako ng ibang lalaki. Maliwanag po ba? Maria de Jesus, bakit matakot na takot ka sa mga lalaki? Sagutin mo ang tanong ko, bakit? Dahil po sa mga bangungot ko. Sabihin mo sa akin, ano bang nangyayari sa bangungot na yun, Maria de Jesus? Magtiwala ka sa akin, magkwento ka. Wala pa ako na pagsasabihan, Padre. Wala pa. Subukan mong sabihin sa akin. Tinuring na kita na parang anak. Ano bang nangyayari sa bangungot mo? Hindi lang basta isang masamang panaginip ang lahat ng yun. Nangyari ang lahat. At hanggang ngayon natatakot pa rin ako. Bahagi na yun ang aking buhay. Nabagsak sa kalooban ko eh. Pero wala ako nagawa nun. Sinaktan
nag-aawa sa akin. Hinalikan niya ako ng hinalikan. Hindi man ako nakalaban. Walang nagawa sigaw ko noon. Isang demonyo. Sinubukan kong lumaban. Sinubukan kong pumalag. Pero mas malakas siya sa akin. Gusto ko na kalimutan ang lahat. Tahana, hindi. Cecilia, huwag ka na umiyak. Isabella, hindi ako makapaniwala. Bakit nasa iyo ang anak ko? Paano mo siya natagpuan? Kailan pa? Paano mo nalaman na siya? Basta sigurado ko. Sigurado akong anak mo siya. Ay, Isabella, Diyos ko, nakikiusap ako sa iyo. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Oo, malalaman mo rin ang lahat. Malalaman mo ngayon. Sabihin mo sa akin, sino ang lalaking yon? Kilala mo ba siya? Hindi mo ba siya nakita? Hindi, Father Anselmo. Hindi ko man lang matandaan ang itsura ng lalaking yun. Kahit sa mga bangungot ko, hindi ko makita ang mukha niya. Sa tuwing makikita ko na ang mukha niya, nagkikising ako. Sumisigaw ako sa pagising ko para ako nababaliw. Hindi ko matanggal sa isip ko ang nangyari sa akin at masakit pa rin. Hindi ko matandaan kung sino siya. Hindi ako makapaniwalang may mga taong ganun dito. Hindi na niya inisip na babae rin ang nanay niya. Sinaktan niya isang babaeng walang kalaban-laban. Galit na galit ako sa lalaking yun. At kahit na kailan, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Dahil sa kanya, isinupa ko ng sarili ko na walang lalaki makakalapit sa akin. Kahit sino pa siya. Maniwala ka, yayaman na rin tayo. Magbabago na ang buhay natin. Pero paano na ang tunay niyang anak? Wala na siya, Estefania. Wala na. At magmula bukas, ikaw na ang tatayo bilang anak niya. Ito ang mga dapat na abangan. Maraming taon na ako nagsisinungaling sa'yo. May anak ako mga babae. Isang telenovela, Maria de Jesus. Alas 3:45 sa Hapon Tastic. Ang pangako nung